Praise the Lord, hallelujah, purihin mga kapatid ang Panginoon. Isang magandang gabi po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tunay nga po na isang kagalakan na muli po tayong magkasama-sama sa ating Friday prayer meeting, mga kapatid. At ako po'y nagagalak na muli po niyo makakasama at muli ko po'y makakasama lahat po ng mga nasa bahay at online. Isang magandang araw po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. At sa pagsimula mo din ang ating gawain, praise the Lord, inaanyaya ako pong lahat ay tumayo. At purihin po mga tindahan ng Panginoon. Praise the Lord. Atin pong anyayahan ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, Ama naming Banal, marami pong salamat. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalang Jesus. Sa araw pong ito, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos, dalangin po namin ang pagkasi ng iyong Espiritu, ang iyong pangunguna. Turuan mo po kami, Panginoon, at gabayan sa aming mga buhay at sa aming mga pananampalataya. Kaya, Panginoon, gamitin mo ang prayer meeting na to, Diyos, upang maging kalakasan namin, maging inspirasyon namin, at maging gabay namin, Panginoon, sa aming paglagong Kristiyano. Kaya, Panginoon, ang lahat po ng aking kasama sa mga bahay at online, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa sa kanila, ang bawat pamilya. At pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita, ang iyong iglesia ng UPC Batangas City, Timbawaan. At hayaan mo, Panginoon, na mahayag at makasama ka namin sa aming prayer meeting to, Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka sa Espiritu at Katotohananin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. In the book of Genesis, chapter 4, verse 1 to 4. Book of Genesis, chapter 4, verse 1 to 4. Ang sabi po sa wikang Ingles, NIV version, Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions for some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Purihin ang kapatid ang salita ng Panginoon. Hayaan ang kapatid na and share with you the title of our prayer meeting ito, mga kapatid. Worship that God is looking for. Pagsambang nais ng Diyos. Worship that God is looking for. Isang pagsamba na nais ng Diyos. So, kapatid, for this month of December, simulan po natin sa atin pong team ng pagsamba o worship. Kaya, kapatid, sa atin pong pananalangin sa araw na to, titingnan po natin ano po ang nais ng Diyos sa ating mga pagsamba? Ano po yung pagsamba na hinahanap ng Diyos? Hallelujah. So nabasa po natin mga kapatid in Genesis chapter 4, verse 1 to 4, ang istorya ng magkapatid na Abel at Cain. At ito pong istorya ito, alam po natin, it came when they... Alam po natin nagkasala na si Adam at si Eva, nasa labas na po sila ng Garden of Eden. At dahil po doon, kailangan pong magtrabaho ni Adan. And his two sons na ibinigay po ng Panginoon, Abel and Cain, sa Abel po, keep flocks or sheep. And Abel,
siya po yung nagkikip na si Abel, kept flaxenship. While Cain work or till the soil, nagbubungkal po naman, isa pong magsasaka, at si Abel po ay isang shepherd, mga patid, nag-aalaga po ng mga hayop, mga patid. Praise the Lord. At nakita po natin ang patid. Hallelujah. Na alam po natin ang galing po ang kanilang mga magulang sa pagbagsak o pagkakasala. So bakit mga patid dumating sa point ng magkapatid na to, they give an offering to the Lord. At nakita po natin mga patid in verse 4, Abel brought part portions from some of the firstborn of the flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Nakita po natin na nakita po ng Diyos at nagkaroon po ng favor. Kasi po, nasiyahan, natuwa po ang Diyos sa pag-aalay na ginawa ni Abel. Ano po itong pag-aalay na to? Ito po yung pag-aalay ng pagsamba, mga kapatid. Diba? When you offer, mga kapatid, naroon po ang iyong pagsamba. Sapagkat pinaghahandaan mo yun, mga kapatid. Kaya inihanda po ni Abel yung kanyang pong firstborn. At nakita po doon yung pot portions. Diba? Alam niyo, yung pot portions pala ay napakahalaga din at that time sa pag-aalay, sa pagsamba. Kung babasahin po natin in Leviticus chapter 4, verse 14 to 17, ang sabi po doon, from what he offers, he is to make this offering to the Lord by fire. All the pot that covers the inner parts or is connected to them, both kidneys with a pot on them near the loins and the covering of the liver, which he will remove with the kidneys. The priest shall burn them on the altar as food, an offering made by fire, a pleasing aroma. All the pot is the Lord's. This is a lasting ordinance for the generations to come. Wherever you live, you must not eat any fat or any blood. So mga kapatid, sa pag-aalay, mga kapatid, nila, kailangan po, nag-alay po sila ng isang malinis na hayop, isang malinis na tupa, mga kapatid, kasama po doon yung fat. Yung fat po, ito yung mga taba, mga kapatid. Ano po ang simbolo ito, mga kapatid? Alam po natin, yung mga fat, ito, kung titinan po natin, ito yung pinakalangis o masarap, mga kapatid, sa isang karne. So, bakit mga kapatid, nakita po natin in Leviticus na lahat po ng taba ay kailangang ialay sa Diyos. All the pot is the Lord. Sapagkat ito po yung nagbibigay ng blessing na samyo, mga kapatid, sa ating Panginoon. A blessing aroma, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tingnan po natin doon na tayo po ay nag-aalay ng buong buo, mga kapatid. Iaalay po natin to ng buong buo sa Diyos. Kaya matitingnan po natin. The worship that Abel gave, mga kapatid, is really he shed a blood, mga kapatid. Diba, nagkatay po siya ng isang hayop, isang malinis na hayop, mga kapatid, o tupa. And nag-shed po ng blood, kasama po yung mga pot doon, mga kapatid. Alam niyo po ang ibig sabihin ng kapatid, the sheep that he offered with blood shows the life. Alam po natin, blood is our life. The blood must be shed as a life offering to God. Alam po natin, ang dugo ay buhay. Kaya kapatid, ang pag-aalay at pagsamba, mga kapatid, we give our life to God, mga kapatid. More than that, mga kapatid, all pot portions is to God. Ano po ibig sabihin ng pot? Pot signifies the richness of life. Ano po yung nais pong ipatukoy ng Diyos ito, mga kapatid, sa ating buhay? The pot is the richness of life means this about our wealth and prosperity. Sa ating po mga tinatangkilik, mga kapatid, marunong po tayong magpurit, magsamba, pagbabalik sa Diyos. Marunong po tayong magbalik ng papuri at pagsamba sa Diyos, mga kapatid, sa ating mga tinatanggap, mga kapatid. So, mga kapatid, nakita po natin, Abel gave his best and excellent worship to God. Ito po ang isang nais po ng Diyos sa ating kapatid, that we give our best and excellent worship to God. Titingnan po natin, ano po bang ibig sabihin ng word worship, mga kapatid? Ang sabi po, mga kapatid, sa dictionaryo, the word is derived from the Old English, meaning to venerate, worship, honor, shown to an object. Ito po ay nagsimula sa word na worthiness or worship,
To give a more simple, kaya po, worth to something, or worthiness, di ba? Or worship means worship in simplest form. The New Testament uses various words translatable as worship. The word proskuneo, to worship, means to bow down to gods or kings. Yan yung atid. Ang pagpupuri is to bow down to God or kings. This is also the reverence offered to a divine being or supernatural power as an our act of expressing such reverence, a form of religious practice. Diba, mga patid? Ito po yung ating ginagawa, mga patid, bilang pagsamba sa Diyos. Kaya mga patid, our word, mga patid, pagpupunta po tayo sa iglesia ay tayo po ay sasamba. Ito po is more than pagsimba. Ito po ay pagsamba, mga patid. Kaya mga patid, worship is to know God truly and then respond from the heart to that knowledge of valuing God. To worship is to show a lot of love and adoration for something. So mga patid, ang pagpupuri, mga patid, is hindi kilala po natin ang Diyos. Diba? To know who God is and respond to our life and heart to the knowledge of God. And we show our love and adoration to God, mga patid. So that is the definition of worship na ipinakita po ni Abel sa kanyang pagsamba sa Diyos, mga patid. Hallelujah. Kaya mga patid, our life is our worship. Tingnan din po natin, mga patid, ang buhay ni Abraham. Ano po ang ginawa niyang pagsamba? In Genesis chapter 22, verse 1 to 5, ang sabi po doon, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Yung po sinabi ni Abraham. We will worship and then we will come back to you. Yung po sinabi sa kanya mga servants. Ano po ang naisipahayag mga patid dito sa istorya ni Abraham at ni Isaac mga patid? Alam po natin mga patid, Isaac is the only son that God gave to Abraham and Rebecca. Napakahalaga, isang batang Isaac mga kapatid, only son na mahal po nila. Ganun po ang pakiramdam natin, di ba? Pag meron po tayong isang anak, talagang naroon po yung focus natin, naroon po yung ating pagkasakripisyo mga kapatid at pagmamahal. On this mga kapatid, God instructed Abraham to offer Isaac mga kapatid as a burnt offering. Di ba mga kapatid, kung isipin po natin in our human mind, Lord, ibinigay mo sa akin, bakit mo kukunin? Minsan ganun po yung kaisipan po natin. So, bakit mga kapatid, may nais po palang mas maganda ang Diyos para sa buhay po ni Abraham at ni Isaac. Kaya mga kapatid, naroon po yung pagsunod ni Abraham. Sa kanya pong pagsunod, inihanda po niya siya ang mga kahoy, ang mga gamit, ang sarili, at isinaman po niya si Isaac doon po sa Mount Moriah upang ihandog as a burnt offering. Diba? So sa isang ama mga kapatid, alam po natin, hindi po biro ang ginawa ni Abraham. Diba? Na iaalay mo ang buhay ng iyong kaisa-isang anak. But Abraham said, sa kanyang mga servants, we will worship and then we will come back to you. Naroon po ang kanyang pagsamba at pananampalataya. Mga kapatid, when we give to God, when we obey to God, when we give sacrifice as our worship to God, even mga kapatid, yung ating pumbuhay, yung ating
kaisang-isang anak, mga kapatid. Si Abraham, what did he give his only son, Isaac, with no reservations. Wala pong reservations, mga kapatid. Sumunod po si Abraham sa utos ng Diyos. He obeyed God to offer his only son. This demonstrates the faithful and sacrificial worship. Kaya mga kapatid, alam niyo pong kapatid, this is the month of December. And in the first Friday, in the first Friday of this month, mga kapatid, isipin po natin ang isa pong napakahalagang bagay, ang ating pong pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Kaya doon, mga kapatid, tingnan po natin the faithful and sacrificial worship to God. Yun po ang ipinadama, ipinakita ng Diyos para po sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sa buhay po ni Abraham at Isaac, naging lalo pong umunlad, lalo pong naging maganda ang plano ng Diyos kapagkat naroon po ang faithfulness and obedience of Abraham. In the same way, mga kapatid, David. Alam po natin, napakalapit po ng puso ng Diyos kay David. In Psalms 51:10-12, ang sabi po doon, Psalms 51 verses 10-12. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So mga kapatid, tingnan po muna natin ang ginawang preparation po ni David sa pagsamba. Unang-unang kapatid, sa pagsamba, we need to be ready. We need to prepare ourselves. Kaya kapatid, sabi po ni David, Lord, create in me a pure heart, O God. Likhaan mo ako, Diyos, na isang malinis at tapat na puso sa iyo. And renew a steadfast spirit within me. Lord God, renew a right spirit within me. Kaya mga kapatid, sa atin pong pagsamba, mga kapatid, handa po natin ang ating sarili. Prepare po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, that we want to be worthy in the sight of God. Handa po tayo. Nagpapalinis po tayo sa Diyos, mga kapatid. Ano po ang sabi doon, mga kapatid, in verse 12? Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Alam niyo, mga kapatid, upang patuloy po tayong sumasamba sa Diyos, patuloy po tayong naglilingkod sa Diyos, and the joy of salvation, ang ating pong kagalakan. Ano man po ang problema, ano man po ang pandemic, ano man po ang ating daanan sa buhay, when God is with us, He will restore the joy of our salvation. Kasama po natin ang banal na Espiritu, mga kapatid. This gives the joy, mga kapatid. Even in our lowest point of our life, even in our sickness, even in our problems, that is worship. We worship the Lord wherever we are, mga kapatid. Wala pong pinipiling oras o lugar ang pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Kaya po, we need to be ready. We need to be prepared. And that is David's heart and mind preparation. Isang example po ni David. Our focus and preparation is half the battle won. Alam niyo, kapatid, kung handa po tayong sumamba, sa ating pong pagsamba sa Diyos, kung handa po tayo, the focus is there, wala pong, kapatid, na mga distractions. Alam niyo, kapatid, half of the battle is won, mga kapatid. Diba? Napakaganda po yung matid. And the rest will be for God. A renewed heart makes a passionate worship. God's presence is worship blessings. Mga patid, ang atin pong mga pagsamba ay isa pong pagpapala sa Diyos. At nakita po, when God see your worship, a worship that Father seeks, a worship that Father is looking for, isang pagsambang ninanais ng Diyos, mga patid, wala pong imposible sa buhay po ng bawat isa. Wala pong imposible sa inyong pagaling, sa inyong makaramdaman. Wala pong imposible sa katugunan at solusyon sa inyong mga problema. Because God, all things are possible, mga kapatid.
ang lahat po ng bagay ay posible sa Diyos. Now, mga kapatid, tingnan po naman natin ang buhay ng ating Panginoon when our King Jesus is born. In Matthew chapter 2, verse 1 to 2, ang sabi po doon, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born of the Jews, born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Mga kapatid, mga hari at wise men, mga kapatid, nakita po ang star. Yun po ang tanda ng Diyos that the King of the Jews, the King of Kings is born. Ano po ang sinabi nila kay King Herod? We saw the star in the east and have come to worship him. So mga kapatid, mga hari at matatalinong tao ay handang magpuri at sumamba sa Diyos. Ituloy po natin ng verse 10 to 11. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense of old beer. So mga kapatid, sa kanilang pagpupuri, sa kanilang pagsamba, when they saw the Son, Jesus in the manger, their hearts, their life was overjoyed, mga kapatid. Diba? Punong-puno po na kagalakan, nakita nila, namit nila, ang King of Kings and Lords of Lords, mga kapatid, na isinilang dito po sa lupa. Sapagkat alam po nila, mga kapatid, na ang Diyos ang kasama nila. And then, mga kapatid, when they bowed and worship Him, mga kapatid, more than their worship, they offered treasures. They presented the gold, incense, of myrrh. Mga bagay, mga kapatid, na kung titignan po natin, mga kapatid, in our modern times, ito po yung mga wealth and prosperity. The richness of our life was offered to the King of Kings, to the Lords of Lords, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, maging sino man tayo, anuman po ang ating sitwasyon, anuman po ang ating posisyon, anuman po ang ating title or degree, mga kapatid, when you worship the King of Kings, you will feel an overjoy, punong-puno ng kagalakan, mga kapatid. Jesus is the star in our worship. Kaya kapatid, tandaan po natin, sa atin pong pagsamba, Jesus is the star in our worship. Hindi po ang mga awitin ang star, hindi po ang worship leader, hindi po ang song leader, mga kapatid. Jesus is the star in our worship. Only God is the star and focus of our worship. Sapagkat mga kapatid, when we worship God, kung sino po ang naglilid sa atin, but when we are focused and worship God as our star, wala po tayong distraction. He is the center of our life in worship. Siya po ang sentro. Kaya mga kapatid, you will feel the power, the joy, diba? Unspeakable joy, mga kapatid, na ibinibigay po ng Espiritu ng Diyos. The three wise men or the three kings desired the King of Kings. He humbled himself and full obedience in his deity. Nag-humble po sila, mga kapatid, doon po sa King of Kings bilang kanilang pagsamba sa Diyos. As lang kapatid naroon, purihin ang Diyos. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoong Jesus. And that is the overjoy, unspeakable joy, mga kapatid, na mararamdaman po natin. And when you feel it, mga kapatid, God is moving in your life. Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam po natin, the King of Kings born. But dumaan din po siya sa mga pagsubok. In Matthew chapter 4, for verse 2 to 10, mga kapatid, sinubok po ang kanyang pagsamba at pananampalataya. Ang sabi sa Matthew chapter 4, verse 4 to 10, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city, and
had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it's written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against stone. Jesus answered him, it's also written, do not put your Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All these I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it's written, worship your Lord your God and serve Him only. Mga kapatid, hindi na po bago sa ating Panginoon bilang isang tao ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema. After 40 days and nights of fasting, ang sabi nga ng verse 4, nagkaroon po ng gutom ang Diyos bilang isang tao. Gutom na gutom po siya, kapatid, as a man. Natural po yan. Bilang isang tao tayong kapatid, huwag po tayo kayong kumain ng 1 day or 2 days, magugutom po tayo. Pero anong sabi po ng Diyos kay Satan? Man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mga kapatid, sa pagsamba po natin, hindi po hadlang ang ating mga trabaho, hindi po hadlang ang ating mga negosyo, mga kapatid. Hindi po hadlang ang ating mga pinagkakakitaan, mga kapatid, sa ating pagsamba. Naroon, tayo po ay sasamba. God will provide. Let's give the provision to God. Ano po ang next test? Ang sabi nga ni Satan, magpatihulog ka, Trojultan, sasuling ka lamang angel. Pero ang sabi po, mga kapatid, do not put the Lord your God to the test. Sa pagsamba po natin, mga kapatid, let's offer ourselves. Ang Diyos ay Diyos, mga kapatid, whatever na gawin po natin. Kaya kapatid, huwag po nating bigyan ng test ang Diyos, mga kapatid, na ginamit nga po ni Satan yung versikulo din, na sabi nga na pag nahulog siya, sasaluhin siya. He will command his angels concerning you to lift you up. That is a position. Anong ibig po nun? Our position. Kaya kapatid, kung ano man po ang posisyon natin ngayon, kung ano man po ang ating trabaho o posisyon natin or titles, mga kapatid, huwag po tayo maging complacent, mga kapatid. Naroon ang kapatid, ibigay po natin pagpupuri sa Diyos. Ano man po ang ating degree, mga kapatid, ano man po ang ating tinapos, mga kapatid, o pinag-aralan, let's give worship to God, mga kapatid. And the last, mga kapatid, the power. Sabi ni Satan, I will give you all the kingdoms in this world and all the wealth. And that is the power. Pero sabi po ng Diyos, it is written, worship the Lord your God and serve only Him. Serve Him only. Kaya pati sa buhay po natin, always put God first. Siya po yung una sa ating po mga plano, sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Upang mga kapatid, nagbigay po ng example ang Diyos, na even we are in the wilderness, even we are in our trials, in our sickness, in our problems, worship God, mga kapatid. Worship God. Even you do not feel to worship God, worship God. Worship God not based on your emotions or circumstances, mga kapatid. Hindi po yung pag-feel mo lang magpuri sa Panginoon, magpupuri ka, no. Mga kapatid, worship God every time, every hour, every minute, wherever you are, mga kapatid, the place or the circumstances cannot prevent you to worship God. Worship God not on material things you have or positions or titles. Hindi po, mga kapatid, magpupuri ka lamang pag pinagpapala ka ng Diyos. Magpuri po, mga kapatid, tayo. Ama nun po ang sitwasyon natin. Pinagpapala ka ng Diyos, puri ng Panginoon. Pinalo ka ng Diyos, purihin ang Panginoon, mga kapatid. May mga problema man tayo, mga kapatid. Worship Him as He is our God. So tingnan po natin na ang Diyos, mga kapatid, ay patuloy po nagbigay sa atin upang hanapin po natin at saliksikin po natin
ang tunay na pagsamba. Ang sabi nga, patitignan po natin, when Jesus go to Samaria, mga kapatid, basahin po natin John chapter 4, verse 5 to 10. Ang sabi po doon, "So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about 6 hours. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, 'Will you give me a drink?' His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, 'You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?' For Jews do not associate with Samaritans on that time. Jesus answered her, 'If you knew the gift of God and who it is that asks for you a drink, you would have asked him, and who would have given you living water.'" Ang sabi po, matituloy po natin sa verse 11 to 15, "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where you can get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us well and drank from itself, and did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. Verse 14, "But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me the water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Mga kapatid, nakita po doon, mga kapatid, nambit po ni Jesus ang isang Samaritan woman, mga kapatid. On that time, Samaritans and Jews do not associate, mga kapatid. Diba? But on this, mga kapatid, pinakita po ni Jesus, mga kapatid, even you are Samaritans. Wala po dun sa custom ng mga Jews. But Jesus talked to the Samaritan. At ipinakita po niya that God is willing to give the living water. Ano po mga dito? Ito po yung, even they are in the Jacob's well. Ang sabi niya, ang lahat ng uminom dyan ay mauuhaw na muli. Mga patid, but I will give you a water, a living water, na hindi ka na muling mauuhaw. Kapatid, sa pagsamba po natin, nasain po natin the living water, the Spirit of God, na tayong patid, pagkauhaw po, mga patid, ang pagsamba ay isang pagkauhaw po doon sa ating living water na nais po ng Diyos, ang ating Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung itutuloy po natin in John chapter 4, 21 to 24, ang sabi po doon, "Jesus declared, 'Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth." Kaya matid, hinahanap po ng Diyos ang pagsamba sa espiritu at katotohanan. Kaya matid, ihanda po natin. And this is now the time na hinahanap po ng Diyos. God is looking for you right now. God is looking for you to be a true worshiper, mga kapatid. Nais po ng Diyos na tayo ay uhaw sa pagpupuri sa Kanya. Kaya mga kapatid, tayo po ay bukas at handa na tugunin po natin na ang Diyos ay kasama natin upang muli po nating tingnan, muli po nating nasain ang pag-ibig, the joy, ang kagalakan, mga kapatid. Alam mo, kapatid, in this world, yes, you will become happy, but happiness, it will fade. But the joy of the Lord, mga kapatid, ito po ang kailangan nating upang tayo po'y patuloy na lumakas at magpatuloy
sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ang atin pong espiritu, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang pangako po ng Diyos sa atin that we will worship God in spirit and in truth, mga kapatid. Worshiping God is a lifestyle and a way of life, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, bago po tayo lumuhod at manalangin, in summary, nakita po natin, Abel was given the favor from God. Dahil ko mati ang bawat sa inyong panalangin tonight, today, will seek the favor. As you worship the Lord, you will seek the favor from God. The same way Abraham obeyed and worshiped even in the death of his son Isaac. And the blessings came from Abraham and Isaac. Nakita po natin, David renewed and desired a worshiping heart. Every day, mga kapatid, let's desire and renew a worshiping heart. Jesus is the star of our worship. Always remember, Jesus is the star of our worship. God is looking for true worshipers in spirit and in truth. Kaya mga kapatid, sa atin pong pagluhod, isipin po natin, worshiping God is a way of life and Christian lifestyle. Kailangan po natin sa buhay po natin, buhay Kristiyano, sa buhay pa na pala tayo po natin, kapatid, we worship the Lord with all of our heart, with all of our mind, with all of our strength, mga kapatid. We give all of us through worship to God, mga kapatid. Worshiping God is a way of life and Christian lifestyle. Kaya mga kapatid, sa inyo pong pagluhod at pananalangin sa gabing ito, purihin mo ang Panginoon, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong problema o ano man may karamdaman ka man o meron kang nais na prayer request sa Panginoon, purihin mo pa rin ang Panginoon. At mga kapatid, mararamdaman nyo that God loves you, that God seeks your worship. Worship that Father seeks. Worship that Father is looking for. Isang pagsamba na ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat sa inyo. Kaya matid, malaya na po tayo mga panalangin. Tayo pong lahat ay lumuhod for a few minutes. At atin pong ipanalangin ang ating mga buhay at ang ating pag-iisa sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Praise your name, mga kapatid. Tuloy nga po sa araw na to, sa gabing ito, nakita po natin as we start this December, we start this month that we have a worshiping heart. We start this month a worship that Father seeks, a worship that God is looking for. Ibibigay po natin ang buong pagsamba. A passionate worship, a prayerful worship to God. Kapatid, tuloy nga pong napakaputi po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa pagkatapos po ng ating prayer meeting, salamat po sa Diyos muli pong ipinakita at pinadama sa atin ang Kanya pong pag-ibig, ang Kanya pong blessings. At darap kapatid, handa niya kapatid that all our sins. Kaya kapatid, last month, the theme of forgiveness, God gave all the forgiveness to us. For us to prepare for December, a worshiping church, a worshiping heart, a worshiping Christian. Hallelujah, hallelujah. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa pagkatapos po ng ating prayer meeting. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise your name, O God. Mapagpalang Diyos,
dakilang pangalan, Jesus. Purihin ka sa kaitaas-taasan. Sambahin ka, Panginoon. Marami pong salamat sa araw na to na ikaw ang nagbigay sa amin ng patuloy na lakas upang kami ay magpuri at sumunod sa iyo. Panginoon, salamat. Ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin. Ikaw ang patuloy tumutukon sa aming mga problema, nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Salamat, O Diyos. Panginoon, inadalain ko po ang bawat pamilya ng UPC Batangas City, ang bawat tatay, nanay, mga bata at mga kabataan, ang bawat mananampalataya, O Diyos. Lord God, itinataas ko po silang lahat sa pananampalataya, sa pagpupuri sa iyo. Ikaw po, Lord, ang mag-anoint at mag-bless sa bawat pamilya ng iglesyang ito. Pagunahan mo po sila, O Diyos, anuman po ang kalagayan at sitwasyon nila, Panginoon. Ikaw, O God, ang magbigay ng patuloy, Panginoon, na kalakas. Kanila pong pagpupurit, pagsamba, O Diyos, that a family, a worshiping family, a worshiping father, a worshiping mother, a worshiping youth, a worshiping child, O God, a worshiping heart, O Lord. Panginoon, dalayan rin po ang UPC Batangas section, UPC Philippines at UPCI International, Panginoon, sa pangunan po ni Reverend David Bernard. Ang aming UPC Philippines, pangunan po ni Reverend Alfredo Bodegas, O Lord. Dalangin po namin sa aming organization ang iyo pong pangunguna at tawa, O Diyos. This organization, this church, will maintain and sustain a worshiping church, a worshiping heart, O Lord. Panginoon, dalangin ko rin po ang buong pastoral team, church board leadership team, department leaders, church leaders, zonal leaders, Panginoon, pagpalain na po sa kanilang mga ministry. That their ministry will be a worshiping ministry, O Lord. Naroon ang kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Panginoon, ang lahat po na may karamdaman sa mga oras na to, kasama ko sa live streaming na to, online streaming, I pray for them and declare, in the name of Jesus, the healing in the name of Jesus. At lahat pong batid, Panginoon, na may mga problema at mga prayer requests, may mga material pangailangan, financial needs, O Lord, I pray and declare today the blessings in the name of Jesus. And let this church and all my brothers and sisters in this church, whether the worshiping heart and a worshiping spirit. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, salamat po sa pagsama niyo sa akin sa araw na to. Muli po, binabati ko po kayo isang magandang araw, isang magandang gabi, at tawa po ang bawat panalangin nyo ay lagi pong kaagapay at kasama ang isang pusong nagpupuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. God bless you all. Maraming pong salamat. Hallelujah. Praise the Lord.